Hi guys, it's me, Mama Zen, ang ultimate mamshi ng bayan. Yes, I'm back with another video and this time I'm going to tour you around Hira Tower Rooftop Garden. Finally guys, nakapag-vlog na rin ako dito sa taas. Medyo hindi ko magawa yan lately kasi tag-ulan. Hindi tayo makachempo ng magandang panahon. Pero itong araw na to, biglaan lang naisip ko. Dahil sa nakapag-vlog ako kanina, nakapag-video ako, and tuloy-tuloy na natin to, gawa na tayo ng content all the way. Ayan, medyo may araw, so hindi natin kailangan ng kahit ano pang ilaw, hindi na ako kailangan mag-akit na dito ng kahit ano pa. So, eto lang ating sunlight na ngayon, ay pa-sunset na, sapat na siguro, di ba? So, eto na ipakikita ko na sa inyo guys. Kung medyo may nakita kayo mapapalantang mga halaman, pasensya na. Kasi mas inuna ko na mag-video kaysa mag-dilig. Mamaya na akong mag-dilig. Meron ako kasing hinahabol na oras. Kailangan lang 30 minutes natin magawa itong pag-video na ito. Kaya, heto na. Kung hindi nyo pa napapanood lahat ng mga vlogs ko, yun yung mga namili ako ng halaman sa Silang, sa Tagaytay, sa Rizal, at kung ano pa, mga online, lahat yan, ilalagay ko sa screen nyo para maklik nyo na lang yan. And syempre, sa description box below, para makita nyo rin kung ano pa yung mga bilihan na mura sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Sa Pilipinas talaga. Sa iba't ibang lugar na bilhan ko. Ayan. So, anyway, halika na, pakikita ko na sa inyo. Third floor to, kaya rooftop garden siya talaga. So, wala kami kasi dito sa bahay na area na pwedeng paglagyan ng mga halaman. Dati nasa baba siya, kaya alam nung dumami, sobrang gulo na doon. So, itong third floor, hindi namin siya talaga ginagamit. Dati, ano lang siya, bakante lang siya. Ginamit lang namin siya na parang, kunwari may friends kami, entertaining, ganyan, konting inom-inom, chuchu. Dito namin ginagawa yun. Late kami, nag-start maghalaman. Parang one year after ng pandemic, saka namin na pag-isipan na maghalaman. May magandang nangyari naman dito sa space na to, kasi di ba, hindi na lang siya bakante. Kofocus ko itong video na ito doon sa lahat ng mga halaman na meron ako. Yung iba kasi na halaman, like yan, halos lahat ng nasa likod na makikita nyo, halaman na nung anak ko yan. Pero itong mga halaman ko, yun yung talagang, as in, una ko ipakikita ko sa inyo dahil mas ma-describe ko siya ng maayos. Bilang tour ito guys, unahin natin syempre dito sa Angkalat pala. Unahin natin syempre ipakita sa inyo yung nandito sa area na ito. Okay, pagpasok nyo dito, ang una nyo makikita yung ating window. Overlooking siya dyan. Ayun, nakikita nyo, sunset na. Pa-sunset na siya talaga. Tapos yung mga kabilang building ng mga bahay namin. Okay, tapos ayan, meron ako dito mga potting mix. Ayan, sobrang gulo ha, pasensya na. Ayusin natin yung, okay, mag-alala. Meron akong simbush. Ayan, tapos eto, meron ako dyang ipa. Ayan, may potting mix ako dyan. Tapos eto, mga pots pie. Mga maliliit lang siya. Si mga pang spray natin nandyan. Tapos itong mga tray na egg tray, ginagamit ko din yan pag nagtatanim ako ng mga seeds. Ito yung mga seeds ko. Sobrang dumi na. Okay, tapos yan, nandito yung mga fermented fruit juice, tapos amino acid, ayan, tapos yung pang spray ko, nandyan yan. Tapos ito yung mga pots. Grabe, diba, gulo. At ito yung mismong propagation table natin. So, pasensya na. Next time lilinisin niya, gagawin ko ng vlog habang naglilinis ako para may content tayo, guys, ha? So, yan. Ito yung mismong basin na ginagamit namin. Tapos dito ako nagmimix nung ating mga lupa, ganyan, ipa. Lalagyan ko ng vermicast, ganyan. Ito yung watering can na ginagamit ko. Ito yung pinatutubo kong okra. Tapos ito yung pinopagate ko na mint. Okay. Yan. Tapos yun, sa ilalim may mga pots din. Ito, pinropagate ko to. Hindi ko sure kung ano to. Binili ko to sa may Silang eh. Pero parang green tea yata to. Nung nire-review ko yung mismong vlog ko, hindi nasabi ng maayos kasi kung ano yan. Pero lumago siya ng todo. So, yan yung ating propagation area. Tapos more lupa, snake plant. Ayan. Ayan, sa anak ko na yan. Sa left side naman, ito.
makikita niya ito, pinapropagate din namin yan, Mayana. So syempre pag nagpo-propagate ka, it's either mamamatay o mabubuhay. So may mga namatay. Okay, tas may peste. Pinipeste yung ano, yung mismong halaman. Oh, grabe. O yan. So yan, ilalagay kasi namin to dun sa baba, sa may ano namin, kitchen area. Kaya pinapadami namin. Yan, lahat ng halaman dyan. And ito, sa anak ko na yan. Tapos dito, meron din tayo dito. So makikita nyo, ayan, may puno sa labas na yan. May mga puno. So pag nag-picture ako dito, so makikita nyo ito, pinalagyan namin to ng railing. Ayan, tas may net na siya. Pero, dalawa ba yung net? Isang net pa lang eh. So ayan, kaya pumapasok pa rin yung sunlight, yung ulan. So ang ganda niya, kapag pinicturean ko siya, diba? So, kitang-kita mo. Parang, as in talagang yung scenery ko, parang nasa ibang lugar ako, ganyan. Meron ako ditong rock. Ito yung rock na ginawa ng mga tao, ng husband ko. Pinagawa niya yan. So, 1, 2, 3, 4, 5-layer rock siya. Okay, so dito ko nilalagay yung mga halaman ko na parang partial sunlight lang, kasi ayan o, makikita nyo, shaded siya, pero pumapasok yung araw dyan, manggang dito. Pero ito hindi na ito naaarawan, so yan lang. Sa third layer, pababa, yan yung mga naaarawan. So, isa-isahin natin ang mga halaman ko dito. So, ito, galing to sa Tagaytay, sa bahay ng kuya ko, hiningi ko dun sa caretaker. Ito yung mga, ano, oregano. Tapos meron ako ditong sili na medyo na overwater nung rain. Sobra. Ang hangin ngayon, guys. Narinig nyo ba yan? Ito yung na-propagate ko na mint. Sobrang dumami na rin yung mint ko. Kaya yan, pinapatubo ko pa siya. Tapos pag medyo lumaki pa, ililipat natin yan. Jamaican oregano or Italian oregano yata yan. And ito. Meron tayong tomato. Hindi ako sure kung anong klaseng tomato to, kung cherry ba or regular tomato lang. Nakalimutan ko na, minsan tanim-tanim lang ako eh. Okay, tas ito, yan, aking mga kale. Lumaki na. Tapos ito, tomato rin yan. Tingnan mo, tumubo yung tomato, pero ang parang talagang inaano ko dyan ay yung sili. So, tububo siya sa katabi ng sili. Tapos ito, ano ba to? Meron akong pinatubo, so sili rin siya. Ito, ayan, wala na. Parang namatay na. Tapos ito, mga sili rin. Ah, wait. Eggplant, tapos sili. Kale din to. Ito yung eggplant naman. Kakatanim ko lang nito. Medyo leggy, oh. So, pero anyway, okay pa rin naman yan. Tapos, syempre, meron pa rin tayo ditong kale. Ito, parang sili rin to. Sili. Ito, hindi ko na alam kung ano yan. Wala nang tag. Yan. Tapos ito, parang basil. Yan, basil din to. Sili. Tapos more kale. So, yung kale ko, minsan kasi yung ginamit kong lupa, parang alam mo yun yung lupa na nagamit na, tapos siguro may hindi tumubong seed. So, ayan, may tumubo na naman siya na tomato dito. Ayan, kale pa din. Syempre, meron ako nitong oregano. Yan, Italian or Jamaican oregano. Hindi ko na matandaan, guys. So, pero yan, nilalagay ko siya. Pag nagpo-propagate ako, ikakat ko lang yan. Tapos, yun, kinukuha ko yung iba, tapos nilalagay ko sa mga ano ko, Italian dishes, like sa mga pasta, ganyan. Tapos ito, yan, may kale pa rin ako. Sa likod, may sili pa rin tayo. Next naman, ito, mint din yan. Ayan, ang dami niya na, diba? So, mint din. Pag gumagawa ako ng juice, yung ating lemon juice, nilalagyan ko ng mint. Sobrang sarap, guys. Tapos, meron ako ditong dill. Ayan, ilang beses ko na rin na-propagate yung dill ko. Ayan, pero ilang beses na ako dito nakapag-harvest. Ayan yung dill natin. And meron ako dito ng Thai basil. Ayan, nakikita nyo ba? Ito, meron tayo ulit na mint. Sobrang dami ko ng mint. And ito, stevia to eh. Sobrang lush na nung aking mint to. Kaya kailangan ko na naman mag-harvest. Ayan. And ito, blue ternate yan eh. Ayan, bigay doon sa anak ko. So, hindi pa siya namumunga. Oh my God, parang nagpa-flower na ba to? Ayan. So, anyway, hindi ko pa nalalagyan ng trail. So, kailangan natin siyang lagyan ng trail. Wait, ayan. Para umakit doon. Tapos, ito, yung mga kakatanim ko lang na
okra, tapos stevia, at ito sili rin yan. So, hindi ko alam kung anong klaseng sili kaye, ano bang sili yan. Sa sili rin yan. So, ito, okra din to. Yan, okra. Yan, tapos meron akong basil. May kumakain talaga na peste dun sa mga ano ko, basil. Tapos ito, Thai. Ito, na-propagate ko na lang yung mga yan, kaya dumami. Thai basil. Tapos Thai basil pa din. Sobrang taas na, oh. Kailangan mag-propagate. Yan, yung basil, kinakain siya talaga. Oh my God, kailangan ko mag-spray dito. Ito, ito yung green tea yata to. Na-propagate ko na rin yan. And syempre yan, yung oregano pa din. Italian or Jamaican oregano. Yan. Tapos ito, ano to, tinanim ko na papaya to. Hindi ko pa siya nalilipat. So, tapos yun nga, magkakadikit pa siya. Oh. Dapat isa lang sa isang paso. So, anyway, ayan. Tapos, wait, ito. Ito pa rin yung sa green tea. Yan, nailipat ko na lang din yan. Pakikita ko sa inyo kung saan galing yung mismong, ano niya na, pinanggalingan na plant. Yan, green tea pa din. Tapos ito, namumulaklak na yung mga sili na binili ko. Binili ko na ito. Yung ibang sili pala yung maliliit, tanim ko yan. Pero ito, ito yung binili ko sa silang. Nagpa-flower na siya. Kung nakikita nyo, ayan. And yan, sili rin yan. Tapos ito, nagtatampo siya. So, sana mabuhay pa siya. And ito, ano to? Bell pepper. My God. Natutuyot siya, oh. Grabe. Kailangan ko siyang diligan. Okay, tapos ito, papaya rin. Ayan, grabe. Ayan, papaya, lumaki na siya. Meron akong kalamansi. Ayan, dito binili ko to sa may Rizal. So, ayan, oh, may mga bunga na siya. Ito rin, kalamansi rin niya. Sa tatlo yung pots ko ng kalamansi, ito medyo malaki na. Sa Tagaytay naman to. May bunga siya. Okay. Tapos ito parang hotdog to eh. Binigay sa amin nung friend namin. Okay, syempre ito yung kamias. So, nung binili ko to, mababa pa lang siya. Ngayon, mataas na siya. Tapos yung lemon. Yung lemon ko, kinakain din ng peste. Grabe. Comment down below ha, kung paano nyo pinupugsa yung mga gantong problema, yung mga sa pest. Okay, ito yung aking lemon, kinakain din siya ng pest. So, pagka meron kayong solusyon kung paano matatanggal itong mga pest na to, sobrang dami na nila, mag-comment lang kayo sa comment section ha, guys. Ayan, tapos makikita nyo, isa lang yung nag-survive na lemon fruit. Kasi nagkabagyo, di ba? So, yung maliliit pa lang, nahulog yung mga ano, nahulog yung mga flower niya. Kaya malalaman nyo na merong pest, tingnan nyo, sinisira niya yung eggplant ko. Or meron na isang flower yan dati, nahulog din. Kasi nga, bumagyo. Grabe, ang hirap pag may bagyo, sasalantahin niya pala. Okay, tapos ito, ang aking tahibo. Ayan, sobrang naging lush na rin siya. Pero parang nagkasakit yung tahibo ko, tingnan mo. Naging ano na siya, light green. Ayan. So feeling ko parang overwater na nga yan dahil ulan ng ulan dito. Kailangan ko ba siya ipasok? Tapos ito, yung pinanggalingan ng mga ano ko, pinaplant ko, ayan o, nagkaroon din ng sakit yung mismong leaf o kailangan niyan tanggalin. Ayan, so hindi ako masyado nakakapunta dito, guys. So, kinakagat-kagat din ng pesto. Ito yung aking mga talbos ng kamote. Ayan, tinanim ko lang siya galing sa mismong kamote. Ayan, kung makikita nyo. So, sobrang lago niya na kailangan na mag-harvest. Ito yung bok choy natin. Nakapag-harvest na ako na ilang beses dyan. Ito, tingnan mo. Sobrang ano na. Kailangan nang i-harvest sana ito. Tapos yan, nabubulok na siya. Tapos ito, kailan yun eh? Yan. Tapos nag-flower na o, nag-flower na yung bok choy. Ibig sabihin, matured na siya. Hindi na siya makaka-harvest pa. So, pwede na natin kunin na lang tong mga to. Tapos yan, tanggalin na natin dito. Tapos yan, may mga sili pa ako dito. And, ito, ano ba to? Wait. Kasi oh, nilalagyan ko siya ng tag. Pero, nabasa na rin ng todo. Pero ito, parang eggplant rin yata. Yan eh. Tapos ito, alam ko, ibang klaseng sili to. Ayan. So, hindi natin alam hanggat di siya mamumunga. Okay. So, ito, sobrang lumago na rin to ng todo. Tapos, ayan, naging ano na siya, puro flower na.
So, pwede ka na mag-harvest ng seeds dyan eh. Pero sobrang liit niya, kaya nahirapan ako i-harvest. Ay, kita nyo pa ba? Nawawalan na kasi na, ayan o, kung nakikita nyo, nagsasunset na. Kaya dumidilim na, kailangan na natin bilisan to. Sabi ko na first part lang to. Tapos ito yung tahibo na pinropagate ko na yan galing dun sa mother plant. So yan, napadami ko na, nakapagbigay na rin ako nyan. Ito naman, ayan, bok choy. Tapos ito, wala na to o. Oh. Ito pa ang problema pala guys ha. Itong puno na to, may sakit. May fungi yung ano niya. Yung mismong mga leaves niya. So, dati, naglagay ako dyan ng mga kangkong, ganyan. So, sobrang daming kangkong ko. Pero naging problema, nakakasakit yung mismong leaves dahil yata sa pag nahuhulog tong mga leaves na to, eh may fungi nga, nahahawa. Ang balak ko, is papalagyan ko pa to ng net. May net pa naman kami, kaya lang syempre pandemic, hirap magpapunta ng tao. Pero yan, kailangan ko palagyan ng net yan para, alam mo yun, hindi bumagsak dito yung mga leaves galing dun sa labas. Tapos ito pa, yun dito, yan o. Oh, yung mga sakit yung leaves na yan, yung tree. So, kailangan yung takpan. Ito yung luya na tinanim ko, pero mali ito. Kailangan ko ilipat to na lalagyanan para lumaki yung luya natin. Nakalimutan ko kung ano to, pero akin din yan. Tsaka to. O, ito, tahibo rin to. Ayan o, oh, napadami ko na yung tahibo. Tapos, what else? Yung iba hindi ko na alam kung anong tawag guys, pasensya na. Basta tinatanim ko, tapos nakakalimutan ko. Di pag bumunga, bumunga. Ayan, tapos ito, may mga papaya pa ako. Ito yung kangkong. Yan, kangkong yan guys. Okay, tapos dito naman, dito na tayo sa dulo. Ito yung mga tinanim ko na bok choy. Tapos meron isa o, oh, kangkong to eh. Kailangan ko yan ilipat na kasi yan o, oh, nagkaroon na siya ng tatlong leaf. Maliit na pot lang para mas lumago siya kasi masyado nang maliit yung mismong ano natin. Konti na masyado yung soil. Faucet. So may hose kami nilagay dyan. Tapos ito, marami kami may kukupit. Ayan. Compost yan. Ito, compost din yan. Ito, pakita ko lang sa inyo na mabilisan yung mga halaman ng anak ko. Ito, akin pa pala to. Sobrang laki na o. Luya rin. Meron pa ako dito ang tahibo. Ayan. Duranta daw to. Yan. So, next time ko na ipapakita sa inyo yan ha. Pero ayan, yung ating mga halaman pang iba sa kabilang side. Ay, grabe yung ano, paglaki ng mga mayana dito. Tignan nyo dati, kung nakita nyo yan, yung binili pa lang namin sila. Sobrang maliliit pa or nakuha namin. Iba-iba yan. Ito, banana to eh. Okay. Sobrang liliit pa. Pero tingnan mo, lalo na pag nauulanan sila, sobrang happy nila. Lush na lush yan. Grabe, ang laki na yan. Ayan o. Oh. Tapos dito, ano lang yan, CR yan. So, hindi ko na pakikita sa inyo yan. And that's it for this video guys. Sana nagustuhan nyo ang ating garden tour. Alam ko, hindi ko na napakita yung mga halaman ng anak ko kasi talaga nga haba na tong video na to. Pero syempre, kung gusto nyo makita yan, gagawa tayo ng part 2 sa ibang araw, di ba? Para isa-isa ko naman yung mismong mga halaman niya. Yan, medyo marami yan. Mas marami siyang halaman sa akin. Kasi ako talaga, ang mga inaalagaan ko, mga fruit-bearing trees or mga herbs, nandun ako sa ganyang eksena. Kontuwa ako na kapag nakakapag-harvest ako, tapos kinakain ko o ilalagay ko sa mga inumin ko, gagawin kong tea, ganyan. Susunod ng mga vlogs ko, mapakita ko sa inyo paano ako mag-propagate, paano ako mag-harvest, ganyan. Parang gagawin natin from rooftop garden to my kitchen, ganyan. So, mag-harvest tayo, tapos magluluto ako, di ba? Pop na pop yan. If you happen to like this video, then please do give this a big thumbs up and subscribe to my channel. If you have any comments, suggestions, or any other videos or products that you want me to do or try out next time, then please just let me know. Follow me on all my social media accounts, FB, IG, Twitter, and TikTok. That's everything about Sen. I'll see you guys on my next one. Bye!